Si Tito na rin, oh. BLDT, go BLDT! DJ! 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 So ito guys, ha, kauuwi ko lang. Bago natin pag-usapan lahat ng mga nangyari dun sa show, gusto ko lang i-share sa inyo yung moment na yon. Kasi yun yung pinaka-highlight eh, nung buong episode, nung buong show. Yung pagpasok ng Tito Vic and Joey dun sa kanilang bagong tahanan. Yung maglalakad sila sa walkway, nandun yung mga picture nila, pero hindi yun sa APT. Diba? For so many years, nasanay sila sa Broadway, tapos sa APT, kasama nila yung tape, yun yung kanilang parang naging home. Ngayon, iba na yung tahanan nila. At dahil sa pangyayari ngayon dito, sa buong issue na to, kumbaga, napakita ng mga Dabarkads na mga fans nila kung gaano nila kamahal ang Tito Vic and Joey. Kaya siguro gano'n na lang tumama sa kanila yung emosyon. So nangyari na una si Joey umiyak, tapos si Vic hindi na din makapagpigil, tapos si Tito naluha na din, tapos yung buong audience umiiyak na, yung mga asawa nila, mga anak nila, tapos kami doon sa audience sa labas sa may tabi ng 7-Eleven, iyakan na din kami lahat. Katabi ko, yung dito. Talagang, ako mababa din luha ko eh. Talagang hindi mo maiiwasang hindi umiyak. Kasi it was such an emotional and moving experience na ang daming pinagdaanan, ang daming struggles, ang daming challenges. Pero in the end, magkakasama pa rin sila. They were able to pull this off. Hindi madali yung ginawa nila, pag-resign, pag-alis, paghanap ng bagong tahanan, paggawa ng bagong show, pagkuha ng sponsors. Napakahirap eh, napaka-challenging para lang magawa itong unang episode na to. At it took them 1 month pero nagawa nila. At finally, nandun na sila sa kanilang tahanan. Ang emotional eh, maski yung intro ng mga video, yung mga lumang pictures nila. So grabe yung emosyon talaga. Nung una pa lang eh, mag-react na din ako doon sa pagpasok ng Jowa Pau, anong Dabarkads. Nung yung pagpasok pa lang ng Dabarkads, sigawan na kami doon, grabe yung energy. Kasi ito na eh, ito na yung Itbulaga na alam natin, ito na. Tapos yung kanta nila, Sugod Mga Kapatid, ang high energy. Ang lakas ng energy, papasok nila doon sa studio. Talagang tuwang-tuwa kami lahat. Ang sarap manood dahil lahat kami nag-cheer, lahat kami masaya. So, sana yung experience nyo ganun din sa mga bahay ninyo. Pero talagang napaka-memorable experience. Kasi, lalo ako, kinover ko to for 1 month. Araw-araw, ito lang ginagawa ko. Nakita ko yung lahat ng mga problema, yung mga issue. So parang ano na din eh. Kumbaga, meron na din akong emotionally invested na din ako dito sa storya na to. Kaya nung nagsiiyakan sila Joey, sila Vic, naiyak na din ako. Naluha talaga ako kanina. Inisip ko nga ako i-video ko eh. Pero huwag nyo nang i-video. Basta naluha kami lahat doon. Talagang it was such moving experience. Tuwang-tuwa ako.
Tuwang-tuwa kami lahat. So, ayun. Next video, pag-usapan natin yung sa mga ratings, yung side showtime, yung mga portions, si Megastar, yung pamilya nila. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Sa ngayon, I just wanted to share that. So, yung kanilang title, mukhang EAT, di ba? Di ba? Buong bansa EAT! Nakakatawa talaga si Bossing. Naalala ko lang. So, yun guys, thank you very much po. Maraming salamat sa mga nag-join sa akin kanina. Thankful ako na appreciate nyo yung effort natin na pagpunta doon. Ang dami kong ikukwento pa mamaya. Pero yun na muna, kasi yun yung talagang tumagos sa akin, yung portion na yun, yung entrance nila na yun. So, guys, thank you very much po. See you po sa next video. Bye-bye.